Paano nga ba natin basahin, isulat at bigkasin ang Korean alphabet letter na U at U? Everyone, welcome back to my channel. At sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano ba basahin, isulat at bigkasin ang Korean alphabet letter na U at U. Pero bago ang lahat, balikan muna natin yung mga natalakay natin nung mga nakaraan na video, which is yung Korean vowel letter na O at Y. So, itong mga character na nakikita natin, ganito yung character or Korean vowel letter na O at Y. At tulad ng mga nakaraan na video natin, sabi natin, hindi natin sinusulat yung character ng ganito lamang. Kailangan natin siyang i-partner sa consonant letter, which is, kung gusto natin i-retain yung sound ng vowel letter, kailangan natin siyang i-partner dito sa Korean consonant letter na iyong. So, sa case na to, kung gusto natin i-retain yung sound na O, kailangan natin siyang i-partner sa iyong. So, ito yung Korean vowel letter na O at Yo. So, paano naman natin sinusulat yung Korean vowel letter na O at Y. So, kung natatandaan ninyo, yung isang way kung paano natin siya isulat is parang nakabak siya. Dun sa taas, dun natin isinusulat yung consonant letter na iyong, tapos sa babang bahagi naman yung Korean vowel letter na O. So, try natin isulat. So, dito sa taas na bahagi, gagawa tayo ng bilog. Sa baba ng bilog, gagawa tayo ng linya na mula taas pababa. Tapos, linya mula sa kaliwa pa kanan. So, ganito natin sinusulat yung Korean vowel letter na O. So, yung Korean vowel letter naman na Y, parang similar din siya sa O. Yun nga lang ang pinakaiba dito sa guhit na pababa. Hindi na lang siya isa, kundi dalawa. So, try natin isulat. Gawa tayo ng bilog. Tapos, linya dito sa baba ng bilog, linya mula sa taas pababa. Uulitin lang natin to. Linya mula sa taas pababa. Tapos gagawa tayo ng linya na magkukonekta dito sa naunang dalawang stroke na sinulat natin. Mula sa kaliwa, pa kanan. So, ganito natin isinusulat yung Korean vowel letter na yo. So, ano naman yung mga words na nagsisimula o meron ng Korean vowel letter na O at Y? So, balikan natin. Sabayan nyo ako, ha? O, ojingo. O, ojingo. O, ori. O, ori. O, oi. O, oi. So, ano naman yung mga Korean vowel words na merong yo? So, sabayan nyo ako, ha? Yo, yosul. Yo, yosul. Yo, yorisa. Yo, yorisa. Yo, yoga. Yo, yoga. So, ito yung mga example ng mga words na merong Korean vowel letter na O at Y. So, ngayon naman, sa video na ito, tatalakayin natin kung paano babasahin, isulat at bigkasin ang Korean alphabet letter na U at Y. So, simulan natin sa letter U. So, ito yung Korean character para sa vowel letter na U. So, paano nga ba natin siya bigkasin? Meron siyang katumbas na U sa parang similar ng English vowel letter natin na U. Meron siyang tunog na U. So, sabayan niyo ako sa pagbigkas sa U. So, paano naman natin isinusulat itong character na U? Ganito. So, dito, kung makikita nyo, gagawa tayo ng linya mula sa kaliwa papuntang kanan.
Tapos sa gitna nun, linya mula dito na magdudugtong sa unang stroke mula taas pababa. So, isulat natin. So, simula dito sa kaliwa, pa kanan, tapos guhit na pababa. Ulitin natin. Kaliwa, pa kanan, dito sa bandang gitna, guhit mula sa taas pababa. Isa pa. Kaliwa, pa kanan, tapos sa bandang gitna, guhit na mula sa taas pababa. Ngayon naman, sabayan nyo ako habang isinusulat natin yung Korean vowel letter na U, sabayan natin siya ng pagwikas. So, ready na ba kayo? U. 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 Yan, ganito natin isinusulat yung Korean vowel letter na U. Korean character na U. So, sabi ko nga, nung mga nakaraan na video, tulad nung mga nakaraan na video, kung gusto nating i-retain yung sound para dito sa U, kailangan natin siyang i-partner dito sa consonant letter na iyong. So, ng plus U, ang magiging tunog niya is same din, U. So, sabayan niyo ako, ha? U, 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 U. So, paano naman natin isinusulat itong Korean vowel letter na U? So, katulad ng mga nakaraan na vowel letter na O at Yo, ito ding U, sinusulat rin natin siya na parang nakakahon. Yung dito sa bandang taas, yung consonant letter, tapos dito sa baba, yung vowel letter. So, sa case ng U, gagawa muna tayo ng bilog dito sa taas. Sa baba ng bilog, gagawa tayo ng linya mula sa kaliwa pa kanan. Tapos doon sa gitna noon, gagawa tayo ng linya pababa. So, itry natin. Gawa tayo ng bilog. Dito, yung iyong. Sa baba nitong iyong, maggagawa tayo ng guhit. Yung second stroke namin, mula kaliwa, pa kanan. Tapos sa gitna nito, linya pababa. Ulitin natin. Gawa tayo ng bilog. Sa baba ng bilog, yung linya mula kaliwa pa kanan. Tapos sa gitna nito, linya pababa. So, isa pa. Gawa tayo ng bilog, yung iyong. Sa baba nitong iyong, gawa tayo ng linya simula kaliwa pa kanan. Tapos sa second stroke, sa gitnang bahagi nito, gawa tayo ng linya pababa. So, sabayan nyo ako habang binibigkas natin yung sound ng Korean vowel letter na U. Habang sinusulat natin. So, let's start. U. 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 So, ganito natin isinusulat yung Korean vowel letter na U. So, ano naman yung mga sample ng words na meron na salitang U? Merong vowel letter na U. So, sabayan nyo ako ha. U, U, Uyu. U, U, Uyu. So, maaari nyo bang hanapin sa salitang Uyu yung Korean vowel letter na U? Tama, ito yung U. So, uyu sa atin, sa Tagalog, yun yung tinatawag natin na gatas or milk. So, ano pa? U, u, usan. U, u, usan. So, maaari nyo bang hanapin yung vowel letter na U sa salitang usan? Tama. Ito yung Korean vowel letter na U. So, usan sa atin, sa Tagalog, tinatawag natin siyang payong or sa English, umbrella. Usan. So, ano pang meron tayo?
啊，五五五比，五五五比。So, maari nyo bang hanapin yung Korean vowel letter na U? Tama, ito yung Korean vowel letter na U. Upi, ang tawag natin dyan sa atin is kapote or raincoat. So, may iba pa rin, ang karaniwan kasing tawag dito, pag yung maririnig mo siya sa mga bata is piot, parang literal na damit sa ulan. Kasi pag sinabi mo pi, ulan, yung ot is damit. So, aside from upi, ang karaniwan mo talagang maririnig na tinatawag dito sa raincoat or sa kapote ay piot. So, reviewin natin yung mga words na merong Korean vowel letter na U. Sabayan nyo ako, ha? U, U, Uyu. U, U, Uyu. U, U, Usan. U, U, Usan. U, U, Upi. U, U, Upi. So, ito yung mga words, sample words na may Korean vowel letter na U. So, punta naman tayo sa Korean character na U. So, itong character na nakikita ninyo, similar lang siya doon sa unang character na U. Ang kinaibahan nga lang niya, yung line niya dito sa baba is, itong line na pababang ito ay hindi na lang isa, dalawa na siya. So, ano yung katumbas na bigkas niya pagdating naman sa salita natin? So, pag binasa mo siya, ito yung bigkas niya. U. 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 Maari nyo ba akong sabayan? U. 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 So, paano naman natin isinusulat itong Korean character na U? So, katulad nung kanina, nung U, magsistart ka, magsisimula ka dito sa kaliwa, pa kanan na linya. Tapos, dun sa linya mo pababa, hindi na lang siya iisa. Magiging dalawa na siya. So, try natin isulat, ha? So, gawa tayo ng linya mula kaliwa, pa kanan. Tapos, dito sa bandang gilid, so kanina gitna, diba? So ngayon, medyo gilid na siya para magpantay natin sa gitna itong dalawang linya na pababa. So, dito bandang kaliwang gilid, kuha tayo ng linya mula taas pababa. Tapos, ulitin natin to, linya taas pababa. So, ulitin natin. Mula kaliwa pa kanan, linya na mula taas pababa. Linya mula taas pababa. Ulitin natin. Kaliwa pa kanan, linya mula taas pababa. Linya mula taas pababa. So, sabayan nyo ako habang sinusulat natin itong Korean character, Korean letter na U, sabayan nyo ako sa pagbigkas. Ready na ba kayo? U. U. U, U, U. So, ganito natin isinusulat tong Korean character na U. Ngayon naman, hindi lang natin siya isinusulat ng ganitong letter. At hindi lang natin lang siya binibigkas ng ganito lamang na lang Korean character. Katulad ng mga nakaraan na video, sabi natin, kailangan nating i-partner siya sa consonant na EU kung gusto natin siyang i-retain yung sound na meron siya. So, sa case na to, U, gusto natin siyang i-retain, kailangan natin siyang i-partner dito sa EU. Ng plus U equals, same lang siya, U. So, maaari nyo ba akong sabayan sa pagbigkas ng Korean vowel letter na U? U. 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 Ngayon, paano naman natin isinusulat itong Korean vowel letter na U?
Katulad nung kanina, kung maaalala ninyo, halos similar lang siya nung U. Ang kinabaan lang niya is itong linya na pababa, is hindi na lang siya isa, dalawa na lang siya. Tsaka katulad nung mga nakakaraan, isinusulat natin siya na parang nakakahon. Dito sa taas yung consonant letter na U, I yung itong O na parang bilog na to. Tapos, sa baba naman, yung Korean vowel letter na U. So, try natin. Matayo ng bilog, mataas na bahagi. Sa baba nitong bilog, linya mula kaliwa, pa kanan. Tapos, sa baba ng linya na to, gagawa tayo ng linya na pababa. Uulitin lang natin to, linya na pababa. Ulitin natin. Gawa tayo ng bilog. Sa baba ng bilog, linya mula kaliwa pa kanan. Sa baba nitong second stroke natin, gawa tayo ng linya pababa. Ulitin lang natin, linya na pababa. So, isa pa. Gawa tayo ng bilog. Linya mula dito sa kaliwa pa kanan. Tapos sa baba nito, linya na pababa. Ulitin lang natin to. Linya na pababa. So, ganito natin sinusulat yung Korean vowel letter na U. So, habang sinusulat natin, sabayan nyo ako sa pagbigkas ng sound niya, which is U. 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 So, ganito natin isinusulat ang Korean vowel letter na U. So, ano naman yung mga example ng words na mayroong Korean vowel letter na U? So, sabayan niyo ako ha. U, U, Yuri. U, U, Yuri. So, maaari nyo bang hanapin yung vowel letter na U sa salitang Yuri? Tama. Ito yung vowel letter na U. Yuri, ang tawag natin dyan sa Tagalog is yung mga salamin or babasagin or glass. Tulad nitong wine glass na to, diba para siyang babasagin. Na yung clear lang siya. So, yung tawag nila dun is yung Yuri. Yuri. So, ano pa? Yu, yu, yumocha. Yu, yu, yumocha. So, maaari nyo bang hanapin ang salitang o word na yu sa salitang yumocha? Tama. Ito yung vowel letter na U sa salitang yumocha. Yumocha, ibig niyang sabihin sa atin is yung stroller, baby stroller. So, yumocha. Cha kasi, kapag cha kasi, meron siyang meaning na car, car alone. Yumocha, stroller. So, ano pa meron? Cha, sabayan niyo ako ha. Yu, yu, yumul. Yu, yu, yumul. Maari nyo bang hanapin ang vowel word or vowel letter na U sa salitang yumul? Tama. Ito yung Korean vowel letter na U sa salitang yumul. Yumul, pag inalam natin yan, yung kutumbas na katawagan yan sa atin, yung tinatawag natin ng mga relics or artifacts, yumul. Yumul. So, ito, review natin yung mga words na may vowel letter na U. Sabayan niyo ako, ha? U, U, Yuri. U, U, Yuri. U, U, Yumocha. U, U, Yumocha. U, U, Yumul. U, U, Yumul. So, ito yung mga words na may vowel letter na U. So, reviewin natin yung mga vocabulary words na merong vowel letter na U at U. So, sabayan nyo ako ha.
우유 우유 우산 우산 우비 우비 유유 유리 유유 유리 유유 유모차 유유 유모차 유유 유물 유유 유물 저 우유 가타스 우산 payong, upi, kapote, yuri, ito yung mga babasagin, yumotsa, stroller, yumul, ito yung tinatawag natin ng mga relics or artifacts. So, ito yung mga sample ng vocabulary words na merong vowel letter na U at U. So, babahaginan ko kayo ng mga Korean culture na meron dito sa kinalaman natin sa na yumul, yung salitang yumul kanina, which is, ibig sabihin is artifacts or relics. So, yung makikita niya dito sa picture na to, ito yung tinatawag nila na dabodab. Yung dabodab kasi, sa term natin is pagoda. Itong dabodab na to, makikita nyo to sa Gyeongju. Kung magagawi kayo ng Gyeongju, pwede nyo bisitahin itong dabodab. Tsaka, alam nyo ba na itong dabodab is nasa likod siya ng pera, likod siya ng barya, which is, kung hindi ako nagkakamali, nasa 10 won siya. So, kung meron kayo dyan na 10 won na barya, try nyong silipin, try nyong tignan kung yung nandun sa likod nung 10 won na yun is doubled up. So, yun. So, kung sa tingin nyo, kailangan nyo naman ng PDF file para mag-practice nung sample natin ng mga vocabulary words, punta lang kayo dito sa neighbor blog site natin, which is, sige, try nyo, blog.neighbor.babywiz.14. So, pagdating nyo dito sa blog na to, punta lang kayo dito sa Korean 101, tapos sa baba niya, meron siyang option na practice lesson. Dun sa practice lesson, makikita ninyo yung mga file na yan. Yan, for example, Korean alphabet na letter, yung writing worksheet niya, nandyan, kasama yung mga vocabulary words. So, kung may time kayo or gusto nyo mag-practice paano ba isulat yung Korean vowel letters, punta lang kayo dito sa site na to, tapos download nyo lang. Right-click nyo lang yung image, tapos save as ninyo, madadownload nyo na siya. So, yan. So, kung sa tingin nyo...